pagka halimbawa owner operator ka, kung ang kita mo as a company driver is na may maintain lahat yung expenses mo, personal expenses mo, lahat ng bills mo, mga bayarin mo lahat sa yung personal na bayarin. Ano yung nakita mo, kinikita mo sa pag owner operator? Yun lang din ang expense mo sa sarili mo sa kinikita mo sa owner operator, kasi mayroong iba nabubulag sa kita eh. Naubos ngayon yung pundo ko para sa maintenance ng truck. Oh, kaya mayroon talaga nung month na yun, talagang na-down ako. Look who's here. Isang owner operator from Winnipeg. Kilala niyo to, si Manlalak Maybero. Buksan mo nga. Ganda pala oh. Maganda kasi nilagyan niya na ano eh. Lagyan niya ng bracket. Ngayon lang ulit kami nagkita nito. Ganda pala ng bumper niya. Pati ikaw pala, nawala ng takip. Eh, tinanggal ko. Bakit? Papaybran ko na kawang na eh. Ah. Isa mawala. Yeah. Unahan mo lang. Pwede, lagyan mo na isa ng tornilyo. Eh, nalagyan mo ng fiber gun. Tataniman ko ng tornilyo. Yan, yeah, tornilyo na lang. Para... Iyon sinasabi mo, ito yung bago mana niya. Isak. Oo, natira pa 1 minute. Ba? Ba't ka tumigil doon? Ha? Ba't ka tumigil doon? Diyan mo naman tumigil ah. Kaya nga, bakit? O, dinigil ko na sa silver. Yan. Iriging ko yun, ang taas na oh. Ah, yung suit niya? Hmm. Ah, ito ang mga suit. Basta lumabas sa kalate, iriging ko na. So, kilala niyo na to. No, guys. Meron din pala siyang yellow na ano. Hindi ito. Yan, ito. Yellow yun ah. Ha? Hindi. Hindi, hindi. Pinaglilaan niya. So guys, nakita nyo na yung bagong Volvo 2024. Kung hindi nyo pa nakita, huwag nyo mo lang panoorin. 87% na. Ah, so malapit na, no? 13% na lang, magalo na siya. Eh, pag nag-umabot sa dilaw, ay di yari ako. Anong mayayari niya pag umabot? Eh, di magkano na yan. Magtaw dito? Simula nang mag request rigid. Ah, so unahan mo na. Unahan ko lang. Taco Jones. Ay, di, Taco Jones dito eh. Ay, Taco Jones. Hindi pala okay? Hardis. Taco Jones lang. Walang Arby's. Ano rin yan? Burger din yata yan. Taco Jones lang. Ah, hindi. Ha? Tacos nga. Tacos na lang. Tacos na lang, tacos. Meat. What is your best seller? Our best seller? Yeah. Probably the Boss Burrito, followed by the Grilled Chicken Burrito, and then the Taco Bravo. Chicken Burrito. Boss Burrito. And what's the other one? The Grilled Chicken Burrito. Grilled Chicken Burrito? Yes, sir. Grilled Chicken Burrito. Mine is the chicken. Grilled, for me, grilled chicken. A Grilled Chicken Burrito? Yeah. Is that a salad? Yes, we do have taco salads. Can you make it a meal? Yes, I can. Medium or large? Medium. Mine as well. The grilled chicken burrito? Yeah. Any nacho cheese, sour cream, guacamole for you? Cheese and nachos. Nacho cheese? Yeah. Nacho cheese, yeah. Okay. Just two of them? Yeah. Alright. Anything else we do? That's everything. That's everything. Alright, I have two medium number sixes, chicken, two sides of nacho grilled cheese. Grilled burrito, yeah. 552. Ako lang ba? Dinara!
points? Yeah. All right, I can scan you here. Wala ba kaya itong points? Eh. Oh my God! Yung binili lang. Parang hash brown ano? Pinaliit lang nila. Ha? Pinaliit lang. Salty masyado. Dapat nilagay na ito, Arambis. Ito ngayon. Yung totoo talaga na may nagtanong eh, yung pros and cons ng pagiging owner-operator. Ano? Pros and cons. Anong pros and cons? Yung ano, anong maganda doon sa owner-operator? Let them know. Ang maganda sa owner-operator, yun niya. After 5 years mo mamahulugan, sa'yo na yung truck. Mm. Alam mo meron kang napundar. Pero ang yun nga, consequence nga, pagka dumating sa punto na nagsunod-sunod yung sira, lagi ka nagpapagawa. Siyempre, pagka nagbabayad ka ng truck, bayad ka ng paggawa, bayad ka rin sa hulog, eh wala kang kinikita, ang truck mo, tenga. Yun ang consequences. Yeah. Oh. Yun ang ano niya, yung cons niya na babayad ka ng truck. About doon sa ano, sa kitaan. Sa kitaan? Kasi mahirap kasi na ako magsalita. Kasi may mga nagtanong wala kang experience. Oh, wala man akong naririnig ko lang. Pero mas maganda yung ito, kausap ko mismo itong owner-operator. Malapit na nga yung matapos yung truck niya. So, mas maganda, manggagaling sa kanyang mismo experience. Kasi magpa-5 years na lang owner-operator. No? So, sa kitaan. Kumusta ang kitaan sa owner-operator? Pagka, kasi may nagtanong din kasi sa akin yan, magkano daw ang kinikita ng owner-operator? Sabi ko, kailangan baka akong i-reveal yung amount? Huwag mo na mag-reveal ang amount. Yung kitaan lang niya, maganda ba? Maganda siya kung walang expenses na mga, yan, mga sira, hulog sa truck. Kasi once na nagsunod-sunod ang sira, yun nga, yung income mo na nababawasan eh. Pero kung halimbawa ang binabayaran mo lang is yung hulog sa truck, yung kita mo, iba, malaki. Malaki talaga. Pero pag dumating nga sa punto na, yun nga, sira-sira na, eh. So, ano palang dapat gawin niya pag owner-operator ka? Kailangan mag-ipon ka talaga ng... Kaya pagka halimbawa owner-operator ka, kung ang kita mo as a company driver is nami-maintain lahat yung expenses mo, personal expenses mo, lahat ng bills mo, mga bayarin mo lahat sa... Yung personal na bayarin. Normal naman yan eh, mga personal. Nakukover nung kita mo as company driver at nag-owner-operator ka, kung ano yung nakita mo, kinikita mo sa pag-owner-operator, yun lang din ang expense mo sa sarili mo sa kinikita mo sa owner-operator. Kasi mayroong iba nabubulag sa kita eh. Nabubulag sa kita? Nabubulag sa kita. Kasi pag nakita mo malaki, oh, bibili ako, may pambili akong ganito, may pambili akong ganyan. Oh. Hindi ka nakakapag-save doon sa maintenance ng truck at yung magiging sira. Yeah. Yun nga din ang yung nakausap ko si yung Bills before, ganun din. Kailangan kung ano yung kinita mo as company driver, stay ka doon. Hanggat naguhulog ka ng truck. Hanggat naguhulog, ipon. Yung nga sabi niya na ano yan? Tsaka ka na lumipad pag may pakpak ka na talaga na. Malaki kasi, na ipon. Kasi sa totoo lang, hanggat naguhulog ka ng truck, hindi mo pang masasabi talagang kumikita ka eh. Kasi nandiyan yung expenses eh. Kaya dapat talaga ipon. Pero ako, na-experience ko din ah. Oo, nakapag-savings ako. Eh, nung nagsunod-sunod ang sira, hindi ko naman din expected na magsusunod-sunod ang sira ng truck ko eh. Nung last October. Eh, iniwasan ko kasi interest. Binayaran ko na binayaran. Yung sa mga sira. Dapat kasi magpapa-PO ko sa company. Ah, so yung company mo, may PO? May PO. So ngayon, kung may sira sa outside sa Canada, sa Amerika, pwede mo ipa-PO? Kahit saan, basta bumili ka ng pyesa at gusto mo ipa-PO sa company, charge, ikakaltas na lang sa sahod mo. Pero mayroong silang patong din doon. Kasi alright, business yan eh. Alright? Oh, business yan. Although may discount pa rin sila, binibigyan mas makakamura ka pa rin, pero mayroon pa rin silang patong doon. Ah, kumita pa rin sila. Kumita pa rin sila. At least, babayaran mo yon doon sa time na kung kailangan makakapagbiyahe ka na ulit. Ay, ako, iniwasan ko yon. Binayaran ko ng biyahe kasi may pundo ko eh.
binayaran ko na binayaran. Eh, sino ba mag-expect na magsusunod-sunod? Yeah. Naubos ngayon yung pundo ko para sa maintenance ng truck. Oh, kaya mayroon talaga nung month na yun, talagang na-down ako. Kaya pagka wala ka talagang savings, wala kang pagdudutan. So, kung, paano kung wala kang savings? Ano eh, uut, mayroon namang kumpanya, papautang sa'yo. Eh, kung halimbawang hindi ka nakasurvive doon sa binabayar mo, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Mm. Oh, hindi ka nakakabiyahe. Eh, paano kung... Patong ng patong. Kung nasira naman ang truck mo, tapos bago naman siya, under warranty pa. Lamang ka rin naman doon, kasi under warranty. Pero, hihilahin pa rin noon yung ano mo, kasi hindi ka nakakabiyahe. Oh. Ano, kikitain mo doon? Wala ka nga lang babayaran sa sira. Kung hindi kayo makabiyahe pala ng mga tatlong araw, malaking bagay na yan. Malaking mawawala na. Malaking mawawala. Ang talagang totoong kita ng owner-operator, pagka talagang bayad na talaga ang truck. So ano bang mas maganda doon? Less operator yung sa company? Company less o yung financing? Ano ba? Paano bang ano yan? Pareha. Sa tingin ko, pare-pares lang naman eh. Ha? Pare-pares lang. Pero yung financing, pagkatapos niyan, sa'yo talaga? Sa'yo talaga. Yung company lease, parang inartilan mo lang? Parang nire-rent mo, sa umpisa, parang nire-rent mo pala sa kumpanya. Hmm. Ngayon, pagka natapos na yung kontrata doon, tsaka mo lang matitake over yun. So, pwede mo siyang i-kunin niyo para sa'yo? Hmm. O akala ko naman, inisip ko, yung pag-company lease, after 5 years, ibabalik mo na sa kanila? Hindi. Pwede mo mag-i-sa iyo. Pwede? Sa'yo din yun. Pero lahat ng sira na yon, example, company list ka. Yan nga lang, pagka company list, lahat ng maintenance, lahat ng sira sa kanila. Pero i-deduct sa'yo? Hmm. Sila magagawa, sila mag-maintenance, para record nila, alam nila yun. Mm. Na hindi ka sumasala sa record ng maintenance, sa PMS. Mm. So meron talaga sa yung PMS, Preventive Maintenance Service, gano'n? Kaya pagka, ama, yung kagano sa akin, iti-trade-in ko, halimbawa, iti-trade-in ko. No, nagbalak na nga dapat ako titrade, nagsunod-sunod ng sira eh. Nagbabalak na ako eh. Hmm. Sabi ko eh, sayang. Sabi ko ka, sayang. Sayang talaga pag ititrade. Kasi patapos ka na eh. Patapos na eh. Yeah. Babayad ka ng 1,500 yata ang sinisingil sa akin noon. Inspection din ng truck. Lahat. Sasaksakan ng computer, titingnan yung engine hours, running, lahat. Che-checkin. Hmm. Tapos doon nila ngayon pe-presyuhan. Makuan din, nakaka-stress din. Di, ang gagandahan sa'yo, dahil marunong kang gumawa, mga, hindi naman lahat totally talaga nagagawa mo, di ba? Kasi, pero yung mga kailangan gawin, importante din kasi yun sa isang driver, kagaya mo, na may sarili kang truck, na ginagawa mo rin, dahil, kisa iasa mo sa mekaniko, di ba? Kung kaya mo naman gawin, di ba? O di ba yun nga, sinasabi nga nila, lamang daw ako nakakapaggawa. Ayun nga. Kahit sino kaya, wala namang pinanganak na marunong na gan maggawa. Na may alam na agad, pinapag-aralan. Nagawa mo. Patapos ng biyahe, nasa labas. O, eh, pagka talagang pagkagrahe, kung saan-saan. Buti, hindi nagreklamo asawa mo. Ha? Hindi nagreklamo. Nagsiselos na nga. Na wala ka ng time sa amin, puro ka ng truck. Kasi mga nagpapagawa pa. Oo, may nagpapagawa pa. Ganun talaga. I guess, can I ask a question? Yeah. Are you guys YouTubers? Yeah, me. Older. Oh, you are? He was too scared to ask. Yeah. YouTuber from Canada. Oh, from Canada. About it's all trucking. About trucking. Oh, all right. Yeah, I do the ice road trucking in North. Really? Yeah. That is very scary. Yeah, this coming February 12th, I'm gonna go up north for the 6 weeks ice road again. Oh my God, that's pretty creepy this year because it's not been very. I hope so. That's why the ice road would start on 5, but they extend another days because the ice is not yet ready. They're making the highway on the lake, the frozen lake, yeah, for 18 hours, 18 hours drive. Holy, yeah. I used to watch the show online. You can only by Lisa Kelly, right? That's all scripted. Is it? Yeah, it's scripted, but this isn't. Yeah, what we're doing now in North, that's real. It's real ice road. Well, we'll have to look you up in college. Yeah. But, I'm talking our own language, like Filipino.
Maybe you will enjoy the drone shots, because I have drone here. He has drone. Aerial shots, yeah. We have drone shots on Ice Road. You can see the lake. Dang. The four trucks on the lake. Yeah. Oh my gosh. Well, we'll definitely have to follow you guys. Well, it'll be interesting, you know? Yeah. Especially knowing like that scripted, and that's... You watch it for the realism, not... Yeah, that's totally different. It's different. It's show, you know? Yeah, that's no fun. It's all show, but what we're doing in this coming next 2 weeks, it's real Ice Road. You're gonna see all the cracks, the cracks on the ice. Remember, I made your food at Taco John's. Yeah, you wanna shout out? It's okay, you guys, on video. Yeah. Come on, Emily. Yeah. What's your name? My name's Emily. Emily, and you? Christina. And you? Shivan. Yeah, the big old train, North Dakota. Yes. Yeah, from the North Dakota. Yeah, the one from the Ice Road. Well, we'll let you guys finish up. I'm yeah. Oh, yeah. Wondering. I'm like, just go ask. Yeah, yeah. Perfect. We'll get you safe, guys. Nice meeting you. Before you leave, so then we can follow your journey. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you. Customer 16. Glory shower is ready. Please proceed to shower. Ano tayo? Ha? Daming nagtitin. Oh, kasi nga nag-ano. May video. Sorry sa interruption dahil nagtaka kasi sila. Taka sila eh. Mga taga... Taka rin ako nung anong YouTube channel. Good question. Do you mind entering your guys' YouTube channel or next subscribe? Oh yeah, yeah, sure. I also have a YouTube channel. Oh, you have a YouTube channel? What content that you're doing? I do PC stuff. Oh. So I basically. So you're. Pinoy Trucker. This one? Yeah. How many subscribers do you have? 11. 11? Customer 16. Very new. Your shower is ready. Please proceed to shower 2. That's my YouTube channel. That's yours? Livisions. So what's your content? You don't have any videos? No, more on shorts. I did upload a live. Oh, 41 minutes. Do some videos like 10 to 15 yeah, minutes. It's good money though. Yeah. It's good money in YouTube. That's what I'm trying to do. So. Like, are they allowed you to make videos here inside labs? When you're working, no. 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 Like you're driving or what your hobbies then? It's I'm good money. About doing it. But it's good money on Facebook also. Facebook? Yeah, Facebook. You're making good TikTok. Money. I don't know. In Canada, we don't make money on TikTok. I don't know here in US if you're making money on views. I have TikTok. I have million views on TikTok. But I don't get any money from TikTok. Only in YouTube and Facebook. Facebook. Yeah. When do you guys post mostly? Today I have post today. Every other day I have two. I have videos every second. After I post this one, then on Sunday again, on Tuesday. So every day I make videos because it should be consistent. So you guys filming right now then? Yeah, I'm filming right now. You wanna say hi? You wanna? Hi. What's your name? Levi Johnston. Levi. Yeah, Levi Johnson. Well, you guys have a great night. Hello. Thanks, Levi. Nagtataka hello. Sila eh. Nawala na kami sa aming content dahil na nagtataka kasi sila. Meron kaming content kami. Yeah, GoPro. Ang mga tao kasi sabi mo sa inyo, ang mga tao pag nakakita ng GoPro, isipin agad na ng mga YouTuber. Nawala tuloy tayo sa ating topic. Nawala yung topic na out of topic. So yun, lastly, anong ma-advise mo sa mga... Kasi I know na marami talagang gustong kumuha ng truck. Eh. Marami kasi nagbabalak mag-owner operator. Yeah. Yung iba ang kasi... Ang naririnig, maganda ang kita, malaki. Hindi kasi iniisip din yung... Yung downside. Yeah. So yun ang downside niya. Yung masiraan ka, gagastos ka. Expenses talaga. Anong kadalasan nasisira sa truck? Madalas na na-maintenance mo?
Eh, siyempre, yung change oil. Change oil? Change oil. Magkano ang change oil? Kada change oil, maabot na... Ilang kilometers bago ka mag-change oil? Ang recommended ng dealer ay 80,000. 80? Pero hindi ko sinusunod. So, ikaw na binaba ko yung akin ng 45. Ah, so mas ano pa, maganda-ganda pang langis nun? Oh, maganda pa. Kasi mahirap kasi sundin yung dealer recommendation. Kasi ang truck, ikaw, nakapandar ka ng makina, hindi naman tumatakbo kilometer, nakatigil lang. So, iles mo. Oo, oh, yeah. Oh, nag-ano siya eh, ginagamit niya yung oil. Gumagamit niya eh, ginagamit niya yung oil eh. So magkano pag ano, pag nag-change oil ka sa isang full tank na yan, magkano nagagastos mo? Kada change oil? Yeah. Yung sa akin, ikaw lang ba nag-change oil? Hindi. Sa dealer. Na? Dealer na. Pero ngayon ako na kasi ano na eh. Wala na siyang warranty. So magkano nagagastos mo dyan? Yung akin nasa 480. 480? Sabihin na natin 500. Ilang bang liter yung langis mo? Parang hindi ko na check eh. Kung ilang liters nakalagay doon eh. Saan ka bumibili ng langis? Sa Volvo rin. Ah, Volvo talaga yung langis. Mm. Tapos yung mga filter, Volvo. Lahat Volvo. So, yung binibili mo, ano na lang, yung mga gamit doon sa truck. Pero libre, libre na, di ba? Kasi ikaw lang nag, ano? Hindi, ikaw sa, lang, yung sa change oil. Ah. Kasama, may bayad din. Kasama na sa 480? Oo, oh, total na yun. Oh, really? Mm. 500. Oh, kasama ng libre doon? Pati greasing, kasama na. Ayan, pero pagka yung, alimbawa, yung greasing, pagka greasing lang, ako na. Sa grease, may gamit yan. At magkano'ng pag-grease sa dealer? 80. Eh, mga nalang kung bibili ka ng grease. Lahat na yun? Hmm. 80. Eh, greasing lang yun. Ng mga kingpin. Kingpin, tie rod. Ikaw nang gumagapang sa lalim. Oh, pagka ano, magkano lang isang tube? Sobra pa yun, $5. Hmm. O compare mo sa babayad ka sa dealer ng 80. Kaya nga kung hindi ka marunong ding magkukuteng-teng at hindi mo magsasakripisyo ng oras para maintenance ang truck mo, basta ka lang magdadrive, wala kang mawawala sa'yo. Yun nga ang ano ko eh. Yun nga, sa, tanong ko nga sa'yo eh. Marami kasing mga sample ha. Yung mga dito na natutong magdrive, no? Na, oh, gusto ko mag-owner operator. Walang, hindi mo muna inisip bang ano ba? Well, hindi naman natin sila pwedeng pakialaman. That's sarili lang decision yun eh. Pero yung maintenance kasi, kagaya niya kasi na marunong gumagawa. Kung nag-owner operator ka tapos puro paasa ka lang sa mga... Puro sa manggagawa. Manggagawa. Instead na yung savings mo na ano... Yung ibabayad mo ron. Ibabayad. Kita mo na. Ayun, I mean, yung savings mo, ibabayad mo pa dun sa maintenance, sa magagawa, labor, di ba? Kasi mas mahal dito ang labor, di ba? Kagaya niya na filter na lang magkano ang kada... Magkano ang... filter, hindi naman naabot ng $100. Mm. Eh, pero anong charge ng labor dito? Dito, ang labor dito, kada gawa, iba-iba. Hindi siya yung kagaya sa atin sa Pilipinas na isang bultuhan. Isa na, gawa. Ano ba? Mm. Oh. Kaya malaki. Malaki ang gastos talaga. Meron pang isa may, may nag-comment sa, nag-PM sa akin. Kasi ako, tanggap ako lang tanggap ng mga friends sa Facebook, eh, PM siya na meron daw silang truck sa Amerika, sa Pilipinas. Ngayon, ano daw siya? Ang unang agad niyang tanong sa akin, magkano daw ang truck dito sa Canada? Mm. Siyempre, kung i-convert mo doon sa Pilipinas, mahal talaga. Mahal. Kasi kung palagay mo nasa, magkano ba yung truck ngayon mabrand nyo? 180, 200? Ngayon? 250 na. 250. I-convert mo doon sa peso, di ba? Million. Na. Eh... Pero four years ago, ang presyo ng truck ko, 187. Tapos sabi niya na, pagdarating ako diyan sa Canada, mag-i-expand kami ng trucking diyan sa Canada. What? Mahirap kasi dito magparami ng truck. Sabi ko, isipin mo muna paano ka makarating ng Canada. Huwag mo muna isipin yung mag-trucking. Nandiyan ka pa sa Pilipinas. Isipin mo muna paano ka makarating ng Canada. Kasi marami rin dito nagbabalak magparami ng truck. Ang mahirap kasi, magparami ng truck, yun nga, una, driver. Di ba? Sabi natin makakuha ng maraming driver. Eh pag nakakuha ng naranasan yung style ng trabaho tsaka kita, maiis mag-owner operator. Oh yeah, yeah. Totoo yan. Eh sa Pilipinas, kaya madaling kumuha ng driver sa atin, eh hindi ko man basta-basta makakabili ng truck kasi million ang presyo ng truck. Eh dito, may nag-o-offer ng zero down. Yun nga, yeah. Kaya kahit sino, pwedeng kumuha ng truck. Yun nga lang, kailangan pag-aralan mo rin. Yeah. Isa, totoo yan, sinabi mo. Na, kasi yung presyo ng truck naman, pamahal ng pamahal, pero ang bayad naman sa owner operator, pare-parehas din. Hindi nagtaas, di ba? Hmm. Kaya kahit na i-compare mo, bakit si Garto, Garto lang, Gartong kinita, ako Garto rin din kinita. Ang laki ng difference. Alos the same. Eh, ang expenses mo, at saka expenses ko, o i-compare mo.
Ang laki-laki ng diferensya ng presyo ng truck. Tapos ay ang bayaran sa permas hindi naman tumataas. Hindi pa naman tumataas. Tumataas ang krudo. Inflation na sa mga pagkain pero yung bayaran sa ano, ganun pa. Ang laki nga ng pinagkakaiba ngayon ng mga ng kita ngayon kumpara dati. Malaki, laki, laki ng diferensya talaga. Kesa ngayon at saka before, no? Simula nung July ba yun? Last year? Simula July last year, nag-iba. So, advisable ba na kukuha ng truck ngayon? Pag ganitong mga panahon na? Ngayon, hindi advisable. Sa'yo na ano ha? Sa'yo na experience na ano? Hindi sa dinidiscourage ko yung nagbabalak mag-owner operator. Hindi worth it pa ngayon mag-owner operator. Bakit? Eh, yun nga, hindi nga nata sa rate. Hindi nata sa rate. Marami. Eh, nung ako nag-start, magkano lang ang fuel noon? Oh, wala pang wala pang dollar sa Canada. 98 cents? 98 cents. Yeah. Eh ngayon, magkano na? Magkano na ba ngayon? 1.7 dollar 70. Ano bang mas maganda para sa'yo? Ngayon, owner operator, kung ibabalik natin yung time, ano ba mas maganda? Owner operator o mag-company driver ka? Bakit? Sa ngayon? Yeah. O yung dati? Hindi, kung ibalik natin yung time na ano, sa time before tapos ngayon ay ganito na kamahal ang mga truck. So mas maganda mag-owner operator o mag-company driver? Sa ngayon, mas maganda muna mag-company driver. Pero mamili ka ng company na... Mamili ka lang ng company na kung alam mo kung saan ka talaga magtatagal. Yeah. Yung alam mong, dito na ako mag-retire, dito na ako tatanda. Kasi mahirap pagka magpalipat-lipat. Puro simula. Wala kang natapos. Napakahirap. Eh sa pag-owner operator naman, noon, maganda talaga ang kita. Pero sa ngayon kasi... Iba na? Iba. Malaki iba talaga. Kahit naman yung napapanood natin sa YouTube na ibang mga ibang lahi. Yeah, ganun ngayon ang napanood. Better before kaysa ngayon. Yeah. Malaking diferensya. So, yun nga, sabi ko hindi siya advisable mo muna kumuha ng truck. Eh, paano yung bagong Volvo ngayon na lumabas? Paano? Next year. Guys, meron kasing bagong Volvo na lumabas ngayon. 2024, napakaganda. The best. Yun na yata yung pinaka-nakita kong magandang gawa nila ngayon na Volvo. Kasi bayad na yung isa ko eh. Yeah, almost matapos na yung kanyang, ano, yung truck niya ngayon ang ginagamit. Ilan lang? 1 year and 2 months. 1 year and 2 months? So, saglit na lang yan. Money in the pot. Kasi money in the pot. Pag natapos na, save na siya ng monthly, magkano monthly mo? 3.6? Almost 3.7. Oh, 3.7? So, wala ka nang binabayaran 3.7 ngayon every month. So, laki na lang save. So, graduating so, na siya. Yung 3.7 ko, rest day na yun. Yeah. Graduating na siya sa kanyang, ano, graduating rest na siya sa kanyang 5-degree na course dito sa Canada. Bachelor of Science, Major in Transportation. BSMT. BSMT. Yeah. Magagraduate na siya sa BSMT. Bachelor in Science in... Hindi, Bachelor in Science in... Major in Trucking. Bachelor in Science in Transportation Management. Graduate din kasi ako ng graduate ako ng 4 years na business management. Business management? Ah, so mas ano ka sa ano? Business talaga. Tsaka ng automotive. Automotive, oo. Kaya no doubt na marunong siya magutingkay. Yeah. Na-combine na. Marunong siya magutingkay, tapos may business pa siya. So, baka gusto mo i-promote ng channel mo? Subscribe nyo, Manlalak by Bihero. Manlalak by Bihero. Dating jeepney driver. Dating jeepney driver sa anong lugar? Anong ang probinsya mo? Candelaria. Candelaria, Quezon. Sino may mga taga Candelaria, Quezon? Yeah, Manlalak by Bihero nandyan sa screen ninyo. Kaya Bihero eh. Yeah, i-click nyo, i-follow nyo just like si Kaloy na promote ko. Si Manlalak by, matagal ko na siyang kaibigan. Magkasama pa kami nito before sa Torque. Nag-una naming vlog nito noon sa Delta sa British sa Columbia. Hindi na nasundan. Hindi na nasundan. Hindi, may mga ano ah, may mga... Nung kumain tayo dun sa ano, border ng Illinois tsaka Wisconsin. Sa upload ko. Ah, sa upload mo. Sa upload mo, sunod-sunod eh. Yung sa upload ko, hindi na nasundan yun eh. Yeah. Tamad lang ako, tamad. May mga gamit siya, kita nyo. May mga drone siya, may GoPro siya, wala. Wala lang time. Ginagaya ko lang naman yung pag-edit niya eh. Walang ano, wala lang siyang time na mag-edit talaga dahil... Hindi, busy ako kasi mga dami akong ginagawa. Busy din naman ako ah.
iba naman yung pinagkakabisihan mo, tsaka pinagkakabisihan ko. Ayun ko, di ako tinatanan ng mga nagpapagawa sa akin eh. Ayun nga. At least may kita ka pa doon. Dami nag-aabang eh. Para ka palang si Doc Franklin na daming pumupunta sa bahay. Magpapagawa na. Ayun, shout out kay Doc Frank. Yeah, Doc Frank, shout out. Saka kay Manoy, shout out. Si Ken, si Kevin. Si Kevin. Yung mga driver ng Pinner. Mga owner ops sa Pinner. Sa lahat ng owner operator. Yan, sa mga taga Q-Line. Marami na kami dito ah. Ilan Bison. Ilan kami na. Owner operator. Ipapasok mo naman isa pa Pilipino, owner operator din. Oh, dami, dami na namin owner operator sa Pinner. Parang mas maraming ano, parang mas maraming mga businessman sa Manitoba na mga Pilipino. Biglang dami nga eh. Biglang dami owner operator. Grabe na. Eh, kumikita naman. Do you guys do English versions? I do English, but it just like we're conversing. I do English, but mostly my viewers are from Canada, Filipino from Canada and the Philippines. So that's why we're talking our mother tongue. But if we're talking, then it's English. Yeah. All right, well, I just wanted to make sure. Yeah. Lagi, sana matagdagan pa yung aming subscriber. Yeah. Yeah, yung kanyang channel, i-subscribe nyo guys. Ano din to eh. May mga matutunan kayong mga ano sa kanya. Hindi lang naman kasi sa pagbabiyahe yeah. Yung ina-upload ko. Minsan may mga paggawa-gawa. Tamad lang talaga itong ano. Tamad lang mag-edit. Sarap to ano eh. Batukot eh. Pinupro. Hindi na nga nasundan yung sahod ko rin eh. Ha? Hindi na nasundan. Wala na. Dalawang beses. Tapos ka na dyan? Ayaw ka na. Ha? Ayaw ka. Dalawang beses lang sumahod, wala na. Di na nasundan. So guys, paano? Kami ay tapos na ditong kumain. Sana may napulot kayong konting-kunti sa pag-uusap namin sa owner operator. Kung ano naman, kung may mga tanong kayo, ano nyo na lang, comment kayo sa akin. Yeah. Gawan natin ang content para magka-content ako. So this is between company driver and itself na ano. Matagal din kasi ako nag-company driver. Yeah. At saka marami na rin ako napasok ang kumpanya. Yeah. Dumaan din siya sa company bago siya nag-owner ops. So ngayon, okay. Kaharap ko na siya. Owner ops. Nakakita lang talaga ang kumpanya na alam ko talagang mag-stay ako ng matagal. Yeah. Kasi sa amin kasi, sagot ng kumpanya lahat. Licensing, ano ba to? Mga... Lahat. Sagot ng kumpanya lahat. Ang amin lang, hulog sa truck at saka yung fuel. Fuel lang. Yeah. Eh, ganun kalaking tipid nung sa licensing. Yeah, yung plaka niya, di ba? Plaka. Kaya kahit hindi ako bumiyahe, wala akong babayaran. Pagkabayadan truck. Pagbayad na yung truck mo. O kasi pag di ako bumiyahe, wala akong hulugang truck, wala akong babayarang insurance, wala akong babayarang kahit ano, wala nga lang akong kita. Pero at least ay ano. O di ba nagbabayad ng kumpanya, hindi ako nabiyahe. Tapos ka na. Bayad sila ng insurance. So anyway, we're done here. Maraming salamat sa mga nanonood at nakikinig dito sa aming channel. Manlalakbay Biyahero and Pinoy Trucker. Keep safe and keep on trucking. Keep on trucking.